Formal nangang inihalal ang pangalawang Pangulo ng Bansa bilang Presidente ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SEMEO Council ngayong araw ng Huwebes, 9 ng Pebrero. Binubuo ang grupo na ito ng 11 bansa sa Southeast Asia kung saan isinusulong nito ang pagtutulungan sa loob ng 11 bansa kaugnay sa edukasyon, sa agham at agrikultura. Pinangunahan din ni Vice President Sara Duterte ang opening ceremony ng 52nd anniversary ng SEMEO kung saan nagtalumpati ito. Sinabi niya rito ang matatag project ng DepEd kung saan ito'y maging tugon sa bawat hamon na kinakaharap ng mga estudyante kung saan nakaranas ng pandemya. Narito ang kanyang pahayag. Recently launched our matatag agenda. Matatag is the Filipino word for resilience. This is our commitment to our country, our learners, our fellow Filipinos, as we work towards improving the basic education sector. The Matatag Agenda acts as a roadmap of the department as we develop and prepare initiatives to support the Southeast Asian education sector and 7 priority areas of SEMEO from 2023 to 2025. Magkatapos ang pamunuan ni VP Sara bilang Pangulo ng Konseho sa 2025 at magtatapos din bukas February 10 ang ika-5th conference ng grupo na ginaganap sa bansa. Kasalukuyan na sa Japan na nga ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ngayong araw na magsisimula ang mga pagpupulong nito para sa kanyang official working visit sa nasabing bansa. Kumpiyansa ang Pangulo na magkakaroon ng resulta lalo na sa agriculture investment kung saan nakipagpulong siya sa ilang negosyante roon at mabuksan ang market para sa produktong Pinoy. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Number one, the number that opens up Manila, hindi lamang the usual exchange of technology, but that's an important part of it. But also investment in agriculture and hopefully opening markets in Japan for our agricultural products. Samantala, wala pang formal na pagtalakay sa posibleng visiting forces agreement sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ito naman ang kasagutan ng Pangulo kung napapanahon na ba na magkaroon ng VFA sa Japan na kung saan tatawagin itong Reciprocal Access Agreement. Sinabi ng Pangulo na matagal nang sumusuporta ang Japan sa Pilipinas kung saan nagbigay pa ito ng mga Coast Guard vessels sa bansa. VFA equivalent, hindi pa talaga namin napag-usapan formally yan. I don't know if the Prime Minister will take it up with me, Prime Minister Kishida will take it up with me this trip. But so far, there have not been any formal proposals in that. Layunin ng VFA tulad ng pinagkasunduan sa pinasok na agreement sa ibang bansa ay gumagabay, napayagan at sumusuporta sa mga foreign troops kapag nasa bansa na may aktibidad o training na isinasagawa. Ipatutupad na sa Central Visayas ang paggamit ng drone. Ayon ito kay Police Lieutenant Colonel Gerald Espilari, ang spokesperson ni Police Brigadier General Gerlianis, kung saan sinabi nito na sa isang forum na ginanap nitong February 7 lamang, hangarin ng Regional Office ng Central Visayas na gawin at magkaroon ng police drone patroller sa buong unit ng kapulisan sa rehiyon. Ayon kay Espilari, magkakaroon ng mga pagsasanay ang kapulisan para sa paggamit ng nasabing drone upang mapigil ang kriminalidad. So namin mga drones na karon. So kung naigup doon na kriminal, kung dili maapa sa atong police, naay ga drone na gagpon. And this will not only be done during special coverages or like sinulog. The intention of the regional director is to incorporate it in the patrolling system. So every day na i-drone. Ayon pa kay Espilari na makipag-ugnayan ang bawat unit sa kanilang local government unit para sa nasabing drone. Dagdag pa nito na napaka-epektibo para sa monitoring lalo na sa mga kalsada kung may mga aktibidad na ginaganap sa lungsod. Magiging daily routine ito ng bawat unit na magpapalipad upang ma-check ng mabuti ang peace and order situation na kinakailangang maglagay sa bawat police station. Sa nakaraang sinulog festival, naging epektibo ito dahil napabilis ang mga pag-identify sa mga gumagawa ng paglabag sa batas. The very classic example of how efficient drone patrolling is was the sinulog, wherein we were able to track suspects through drone patrols. No, if you can remember, there were arrests
arrested pickpocketers during sinulog in SRP. The drone patrolling is very of big contribution to identify this individual. So taking a cue from that, also in Carmen it was used, we will incorporate it as a daily practice among crime prevention.